Yung mga tropa, panibagong araw at may bago na naman tayong video. Mukhang araw-araw na itong pagbablog natin. Well, much better sa ngayon kahit hindi pa perfecto pagkaka-edit natin at napakaingay sa paligid at wala akong gaanong magandang gamit. O malagay, nakakapag-practice tayo na magsalita sa harap ng camera. So, sa video na ito, gusto ko lang mag-share ng mga experience ko noong mga nakaraang araw. Kumbaga, iba sa pakiramdam. Parang pakiramdam ko ang laki ng nagbago sa buhay ko noong mga nakaraang araw. Paano ko nasabi? Alamin natin sa video na ito. Kagaya nga nasabi ko sa PRNC Vlog 7, apat na dahilan kung bakit nag-start ako ng vlogging. Isa sa mga dahilan ay gusto kong ma-boost ang self-esteem ko, yung tiwala ko sa sarili ko, yung confidence ko kumbaga na umarap sa maraming tao. At itong pag-vlog, itong pagsasalita sa harapan ng camera at pag-upload nito sa social media ang nakikita kong paraan para ma-boost ang self-esteem ko. So, nung mga nakaraang linggo lang, yun nga, nagsimula nga ako ng vlog, sinisikap ko na araw-araw makagawa ako ng vlog. Kahit hindi man perfecto ang sound, ang pagkaka-edit, ang way ng pagsasalita ko sa harap ng camera, ang habol ko lang talaga sa ngayon ay masanay ako. So, sa video na to, aminin ko sa hindi, introvert talaga ako. Mahiyain, hindi sanay na makihalubilo sa mga tao. Pero nung nag-start ako ng vlogging nung mga nakaraang linggo ay parang unti-unti, di ko alam kung bakit, pero unti-unti parang nasanay ako sa socialization. Yung dati na hirap ako mag-initiate ng talk, ngayon parang basic na lang sa akin, hindi sa pagyayabang. Kaya nasabi ko parang ang laki ng pinagbago ko nitong mga nakaraang araw. Kahit mga kaibigan ko napapansin, uy, parang antay tahimik mo naman dati pero ngayon ang dal-dal-dal-dal mo na. Di naman sa parang sawa na ako maging introvert. Pero natutunan ko rin naman kasi sa buhay natin, hindi pwede na tahimik ka na lang palagi eh. Yung hindi mo na-express yung sarili mo, yung hindi mo nasasabi kung ano yung nilalaman ng puso mo. At ito yung mga natutunan ko ng mga nakaraang araw. Hindi sa lahat ng oras kailangan mong manahimik. Although may time na dapat manahimik ka lang, pero may time na dapat pagsalita ka. Huwag kang matakot na ipaglaban kung ano yung tama para sa sarili mo. Huwag kang matakot na ipahayag kung ano man yung side mo, yung opinion mo. Napakaikli ng buhay para manahimik na lang tayo sa lahat ng oras. Kung lagi lang natin iisipin yung mararamdaman ng ibang tao sa sasabihin natin, ay talagang walang mangyayari sa buhay natin. So yun, natutunan ko lang sa mga nakaraang araw, hindi pala pwede tahimik tayo palagi. Matuto kang mag-explain din ng side mo. Naging malaking tulong itong pagsasalita ko sa harap ng camera para makagain ng confidence, para mapalakas ang self-esteem ko. Sa mga kapwa ko vlogger dyan na nagsisimula pa lang, tuloy-tuloy lang tayo sa pagsasanay sa sarili natin sa pagsasalita sa harap ng camera. Balang araw masasanay din tayo. Sinisikap ko kahit sa araw-araw ay makagawa ako ng vlog at may upload sa YouTube. Hindi ito para may upload lang or may ma-present lang na video social media. Ito ay para challenge na rin sa akin na para walang masayang na araw. Para araw-araw at least nagagamit ko para sa mga productive na bagay. Bago tayo magtapos, share ko lang nung kinder ako. Gulat na gulat yung mga nanay na kaklase ko. Bakit? Kasi valedictorian ako noon. Hindi sa nag-aangat ako ng sariling bangko. Nagulat sila, paano naging valedictorian yung batang yan? Ang tahi-tahimik lang yan.
Hindi nga nakibo yan. Pero wala, ganun eh. Ganun nakasanayan sa akin eh. Mga tropa, yun lamang muna. Marami pong salamat sa panonood ng video na ito. Magkita-kita tayo sa mga susunod ko pang videos. At paunti-unti, masasanay din tayo. Goodbye and God bless. Ingat po kayo palagi.